Sa mahigit na 100,000 populasyon ng Pilipinas at sa patuloy na paglipat ng mga tao sa kalunsuran, dumarami rin ang informal settlers at settlements sa bansa. Dahil dito, nagkakaroon ng pagkakataon ang mga professional squatters at squatting syndicates na mambiktima ng mga taong naghahanap ng matitirhan. Upang maresolba ang ganitong mga kalakaran, ilan sa mga ahensya ng gobyerno ang patuloy na gumagawa ng aksyon laban sa mga grupong nanloloko ng mga taong gustong magkaroon ng sariling bahay. Kaya naman sa bisa ng Executive Order No. 153, nabuo ang National Drive Against Professional Squatters and Squatting Syndicates noong 2002 na naglalayong palakasin ang kampanya laban sa mga professional squatters at squatting syndicates o PSSS sa bansa. Professional squatters ang tawag sa mga taong may naninirahan sa isang lupain nang walang pahintulot sa may-ari ngunit may kakayahan bumili ng bahay. Sila rin ay ang mga taong minsan ang pinagkalooban ng pabahay ng gobyerno, ngunit ibinenta upang manirahan sa isang ilegal na espasyo upang pagkakitaan. Professional squatters din ang tawag sa mga taong naninirahan sa lupang nakareserba para sa mga programang pabahay ng gobyerno. Ang tawag sa kanila ay mga intruders. Modus ng mga professional squatters ang magtayo ng mga pabahay sa mga pribadong lupa o iyong mga lupaing pagmamay-ari ng gobyerno. Kapag hindi ito nasita sa matagal na panahon, ay saka sila gumagawa ng mga konkretong istruktura at magpaparenta sa mga mahihirap na pamilya. Ang squatting syndicates naman ay ang grupo ng mga taong kabilang sa negosyo ng squatter housing. Sila ang mga taong nagbebenta ng lupa gamit ang mga peking titulo at dokumento. Ang mga squatting syndicates ay nagpapakita ng katibayan sa kanyang mga biktima. Pumipili ang sindikato ng malalaking lupa na tinitirahan ng mga informal settlers at nagpapakita sila ng mga huwad na titulo at dokumento at nangongolekta ng pera bilang kabayaran. Bumubuo ng organisasyon ang mga squatting syndicates sa mga informal settler communities at nagpapakita sila ng mga peking titulo at dokumento para sa karapatan na tumira sa lupang inaangkin ng mga sindikato. Ang ilang sindikato ay bumubuo rin ng huwad na urban poor organizations na magsisilbi bilang mga fronts nila sa ilegal na gawain. Ang mga fronts ay maaaring mga leader na gumagamit ng pangalan ng isang opisyal sa gobyerno. May karampatang parusa ang sinumang opisyal na mapapatunayang sangkot dito. Kalimitang biktima ng PSSS ay ang mga bumibili ng lupa, nagmamay-ari ng isang lupain at ang national at local government units. Sa bisa ng Republic Act 7279, o ang Urban Development and Housing Act of 1992, ang mga local government units sa tulong ng PNP, PCUP at PCUP accredited urban poor organizations ay gumagawa ng mga hakbang upang matigil ang mga ganitong gawain. Ang Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDCC at Department of Justice, katulong ng ilan pang mga ahensya ng gobyerno, ang mga tumututok laban sa PSSS. Trabaho ng HUDCC na tukuin at bantayan ang galaw ng mga posibleng kabilang sa PSSS sa tulong ng Philippine National Police na siyang huhuli sa mga mapapatunayang kabilang nito. Ang DOJ naman ang siyang mangunguna sa prosekusyon ng mga sindikato sa oras na mapatunayan na sangkot sila sa gawaing ito. Ang sinumang mapapatunayang mga professional squatters at kabilang sa mga squatting syndicates ay makukulong ng hanggang 6 na taon at kailangang magbayad ng multa mula 60,000 hanggang 100,000. Sila rin ay papaalisin sa mga lugar na kanilang tinirahan at ang mga bahay na tinayo ay ide-demolish. Paalala, kung bibili ng bahay at lupa, huwag hayaang bigyan ng resibo lamang. Dapat kalakip ang titulo at dapat ito ay lehitimong nakarehistro sa tanggapan ng Registry of Deeds. Para sa mga magrerenta ng bahay, siguruhin na mayroong pipirmahang kontrata sa pagitan ng magpapaupa at ang taong uupa ng bahay. Kilalanin sila, alamin ang modus ng mga professional squatters at squatting syndicates o PSSS at ipagbigay alam sa kinauukulan. Mag-ingat, magsiguro at huwag magpaloko.